Mukbang. Mukbang na mga chichiryat with a twist. 1, 2, 3, let's begin! It's us again. Again. So today, ang nakadalawa na kami na vlog for today. So ayan. Today, ang gagawin naman namin ay ang mukbang na mga chichiryan. Ayan. But with a twist. Kasi gumawa ng questions ang aking anak. So hindi namin alam kung ano ang laman nito. So ewan ko na lang, baka magulat kami. Mga question yan. Kung ano mga question yan. Wala so, that's machine. Wala bang SPG and NSFW na question dyan? Baka hindi pwede sa bata. So, ayan. Buksan na natin to. Okay. Habang. Ito ay chips. Ano? Chips? Chips. Oo. Chips. Ano to? Bago to, diba, daddy? Saan natin to binili? Landmark ata to din. Sa Landmark? I don't know. Hindi. Cheddar cheese flavored corn chips. Pwedeng Landmark, pwedeng Emily's. So, ito ay may 60 grams. So, for that, kailangan natin. Saan natin to? Ito yung question. And then, daddy, wait lang. Mag alcohol. Ano? So, pati yung kakainin may alcohol. Alcohol. So, let's begin! Sino mag... Unang mag-ano, daddy? Kukuha. Jack and Poy? O, sige. 1, 2, 3. Ay, ako. Kukuha. Ako question. Ikaw sasagot. Ano ba yun? Pareho tayo sumagot. Hindi. Pareho tayo sumagot. Sige, tingnan natin. Okay. Okay. Question. Would you rather A, have a photographic memory, or B, be able to forget anything you want? Ano daw yun? Would you rather A, have a photographic memory, or B, be able to forget anything you want? Kaya muna tayo. Tikman muna natin. Diyan mo lang yan. Ano? Magaling kang makaalala? Or gusto mo makakalimot? Photographic, ibig sabihin yun, pag nakikita mo, naaalala mo agad. Dahil yun na mo na. So, para sa akin, gusto ko yung mas, may magkaroon ako ng photographic memory. Okay. Para isang pasadahan pa lang, alam ko na kung halimbawa yung tao ang kaharap ko is, dama ba? Niluloko ako, hindi. Okay. At saka kung ano, may good intention ba siya sa akin o wala. And then, syempre, maaalala ko yung mukha niya agad. At saka yung may mga scenes sa pangyayari sa buhay is hindi mo makakalimutan. Okay. Lalo na yung mga unforgettable moments. Yeah. So, ikaw, daddy. Ako siguro photographic memory kasi makakalimutin na ako eh. So kung gusto pa makakalimut eh maka-canceled out lang yun. So photographic memory na lang kasi unang-una kung gusto mong meron kang i-present o bawa na-involve ka sa isang crime, magaling ka magiging credible witness ka, di ba? Kasi nakita mo yung crime, madidescribe mo yun ng pangyayari na hindi ka magkakamali. Diba? Eh kung nakakalimot ka, eh minum lang tayo ng isang case ng beer dyan, makakalimot ka na eh. Diba? Pero ako hindi ba makakalimutan dahil? Hindi ko makakalimutan yan. Ito ay gabi-gabi mo makikita. Pagising mo na umaga, makikita mo uli yung mukha mo yan, makakalimutan kailangan mo pa yan. Kailangan na gabi-gabi. Pwede ba alat gobin? Pwede rin. Masarap to. Sa to ah? Chip chips. So, chip ba naman siya? O mahal? Chip ah. Ayaw ko kung magkano to. Nakalimutan ko na kung magkano. Diyan naman yan. Ma'am? Try natin to. Okay. Ito ay natikman namin nung sagsagan din ng ano, diba, di? Ng ECQ? Yes. Bagong labas to May. May 2020 ata to, diba? No. Around... April? April pa lang. Kasi sa pagkakatanda ko, kung meron akong photographic memory, nakita ko yan sa Robinson's Supermarket. Wow. Noong tayo ay doon namimili. Kasi may clustering. Kaya sabi ko nga eh, noon, nung nakita ko siya sa Robinson Supermarket, sana dun sa lagi namin binibilhan na Emilus, eh magkaroon din siya. Which is eventually, the week after, nung bumalik kami ng Emilus, nakita ko na nga siya. So, awesome. Pinakyaw ko na.
Ayan. Kasi nasarapan ako. Kasi nasarapan kami. And then, syempre, naging paborito to ng bunso namin. So, chick and chick. Ni Mang Humang. Kaya na chip chips. Ngayon, chicken skin. Chicken skin. Chicken skin. Ay, sabi ko pala. Chick, chip chips. Chip chips. Mali. Ni Mang Humang. So, ito ay... Parang siyang tongue twister, no? Chip chip. Chip chips. Ito naman chip, si chip, chip, chicken skin. Skin. May mga huwag. Okay. Then? Ikaw naman naman. Ikaw naman. Okay. Halo-halo. Halo-halo, ha? Ilan bang question to, ate? Ilang question yan lahat? Hulaan po si nagsulat nito. Si Amber? Ha? 10 questions. 10. 10 lang? Si Amber ba nagsulat nito? Ha? Sige, question. Basa. Would you rather... A. Go into the past and meet your ancestors. B. Go into the future and meet your great-grandchildren. B. Ako ba yung sasagot o ikaw? Ako. Sige. B. Go into the future and meet your great-grandchildren. Okay. Para makita ko kung how great we are. Sabi ko kung how great they are. Hindi. Gusto ko makita kung ano ang mga naging achievements nung mga anak ko. Tama ba? I don't know. Anong naging future nung mga na-produce nilang anak. Mm-hmm. Tama? Ikaw, Daddy? Ako, sagot ko, I want to go to the past. Hmm? Bakit? Yes. Kasi gusto kong malaman kung bakit naging ganito itsura ko. Diba? Ba't ako naging ganito ugali ko? And then, meron akong motto sa buhay. I want to create my own future. Wow. Ika nga. So, ika nga eh, bakit mo iaasa na maging maganda ang future mo kung sa present pa lang, inaayos mo na. Diba? Yeah. So, parang dito pa lang sa present, ayusin mo na pamumuhay mo para yung magiging future mo eh, maayos. Wow. So, magkaiba tayo dito. Ikaw yung past, ito ako yung future. Ako. Ako kasi gusto kong balikan yung mga nanununuan ko eh. No? So, sabi ko nga eh, ika nga eh, kung gusto kong maging ganito ugali, diba? O gusto kong baguhin, babalikan ko yung past para maging maayos yung current ko. And then, mas mapaghahandaan ko yung future. Kain! Okay, kain. Ayan. Chicken skin. Chicken skin ni Mang Juan. Ito ay may... Kailan ba ito? Wala itong kalagay. Lagi ko 30 grams. Ang akala ko expiration date naman nahanap mo. Lagi akong expiration date. Last month pa. Last month pa. Sunod, ito ay bago ng Wishy. Ano ito? Mobsters, caramel, and cheese pop. Nakakatakot yata yan. Parang mga goons. Mobster eh. Para maging mobster. Kulang na lang, maging monster. Hindi lang monster. So, ito naman ay popcorn. Popcorn. Popcorn siya, Dad. Alam ko, mobster talaga lang siya. Mobsters, caramel and cheese popcorn. Okay, so, sige. Ako ba ulit magko-question? Yummy. Question. Pili-pili, halukan. Yan tayo ng water. Would you rather A. Spend the day inside your house or B. Spend the day at an amusement park? Ako? Ito masasagot ko dyan. Kasi ito, mula March hanggang... this day, nasa bahay lang tayo kasi wala tayong ginagawa. So, kung papipiliin ako ngayon sa point, sa time na to, yung gusto ko is magkaroon ako ng chance na mag-spend ng day sa amusement park. Kasama, syempre, ang mga Long Maria. Kung sa present condition ngayon na gusto mo ko muna sa bahay, unang-una may COVID, pag pumunta ako ng amusement park, mamaya may COVID, wala pang bakuna, mahahawa lang ako. Okay, gusto mo mag-amusement park? Eh, ako, sa bahay muna ako, magpaplano ako paano ako pupunta sa amusement park in the future. Ganon? Okay pa na naman tayo, Daddy. Wala pa. Nagkasundo na ba tayo, Di? Yung unang question. Sa unang question. Ano ba yung question na yun? Ano ba yun yung question na yun? Nakalimutan ko na eh. May photographic memory, diba? Ay, photographic memory. Ano? Itong tagal tayo dito, masarap to eh. Oo nga. Ang tamis. O, teka. Ayan ba gusto mo ulit? Sige, mobster ka talaga. So, may 60 grams yan. Okay. Dito, so, susunod naman is number 4, question number 4. Would you rather A. Ask for help, B. Figure it out yourself? Letter B. Para sa akin. Kasi ako yung tao na gusto ko munang ma-figure ko muna yung isang bagay ng sarili ko lang bago ako humingi ng tulong sa iba.
Okay. Kasi gusto ko muna ma-experience. Kung magkamali man ako, gusto ko magkamali ako, may natutunan ako. May natutunan ka. Okay. So, ayun. Gusto ko muna ma-figure it out ng sarili ko lang muna. Okay. Ako, sagot ko dyan, bilin. Okay. Gusto ko muna i-figure it out. So, kasi unang-una, mahilig ako magsarili. Tawa ka. Sarili kasi, wala naman makatanungan eh. Sa panahon din na yun, halos lahat ng tao, busy sa sarili nilang buhay. Okay. So, sarili ko rin muna makakatulong sa akin, di ba? Ika nga eh, huwag mong iasa yung, sa iba, yung gusto mong mangyari sa buhay mo. Kailangan magsimula sa sarili mo. So, kung ikaw naman palaasa, talagang, yan, mahirap talaga yan. Umasa ka ng umasa hanggang sa maging pabigat ka na sa iba. So, di ba? So, gusto mo dapat, sarili mo muna makatulong sa'yo bago ka humingi ng tulong sa iba. Mission Heroes. Okay. World Peace. World Peace. Susunod ay itong, yan. Ito ay yung Super Crunch Corn Chips ng, Pride Food. So, ito ay may 55 grams. Okay? Ano siya? Para siyang? Corn chips. May kalaso siya. Daddy. Tommy. Yan. Tommy. Okay, sweet corn. Sunod. Ako ba magtatanong ikaw? Ako na. Oh, diba? Would you rather have a rewind button or be have a pause button in your life? Rewind? Pause? Doon ako sa pause. Bakit? Bakit nga ba? Ayoko nang i-rewind. Ayoko nang balikan. Kung ano man ang nangyari in the past, ayoko nang balikan. Kasi past na yun eh. Doon na tayo sa look forward na tayo sa future. Awesome. Ang gagawin ko lang is i-pause ko lang para magpahinga. Yes! Kung hindi kaya, pahinga muna, i-pause muna. Diba? Para makapag-isip ka. And then, continue na. Okay. Yeah, look forward sa future. Huwag na mag-look, rewind. Oo. Kasi parang sa ngayon na-realize ko, parang ayoko nang balikan yung mga nakaraan kasi parang sumasakit lang yung dibdib ko. I-pause ko na lang muna ang buhay ko. And then, go sa future. Okay. Sa akin, same tayo. Gusto ko rin ng pause. Kasi yung pag-pause mo, no, dun mo magagawa kung kailangan mo bang mag-rewind. Or kung kailangan mo mag-stay sa current. Or kung kailangan mo mag-move on sa future. Awesome. Itong pause na yan, very powerful tool yan para ma-assess mo ang mga gusto mo mangyari sa buhay. Kaya yes! Nga, sa akin, i-share ko lang din sa work. Mayroon tayong tinatawag na stop work authority or self-stop work authority. So, meaning to say, habang nagtatrabaho ka o habang may ginagawa ka, and then, all of a sudden, naka-experience ka, no, na parang hindi ka aya-aya o hindi naayon sa napagplanuhan mo, then there's a time na you can just stop or, like for these instances, pause for a while to assess kung tama ba ang gagawin mo o ang ginagawa mo. Okay. And then, pwede mong balikan in a way. Pero habang nandun ka sa current state status mo, na kung ano ba yung nagawa mong mali, and then, pag-usapan ninyo, or i-assess mo, and then before you can proceed to move on, alam mo na ang gagawin mo. Kaya very powerful tool yan, yun sa akin yung pag-pause na ginagawa mo ngayon. Yes! Kasi that's the time na masasabi mo na meron kang time magsabi sa sarili mo o sa iba, okay, na kung ano ang dapat mong gawin pag sa tingin mo merong mali o merong hindi naayon sa plano. So, okay. Pause for a while. Yes. Okay. Tikman muna natin. Super crunch. Yes. Next! Kulala? Okay. Would you rather A. be stuck on a broken sky lift? Or be stuck in a broken elevator? What? Broken ski lift? Okay. Or broken... Ano yung broken ski lift? Gusto ko. Explain ko na lang to, no? Meaning to say kasi, broken ski lift, yung open, alam mo yung nakaupo ka lang.
open yung ano mo eh, yung paligid mo kasi ang skinny is mostly nakaupo ka, two-seater only. Okay. And then, ita-transport ka pataas or pababa. Nakikita mo sa mga ski ramps. Okay. Na umiikot-ikot lang, meron pataas, meron pababa. Yun yung ski lift yung tinatawag. So, meaning to say, nakaupo ka dyan, open siya. And then, another option is yung broken elevator, which is closed. Enclosed. Hindi ako pwede sa broken elevator. Alam niyo kung bakit? Claustrophobic po ako. Ang question ko kasi sa'yo dyan is, ano ba mas matimbang sa'yo? Kasi I think parehas meron ka dyang fear eh. Ano yung ba? Naman isa, yung height fear of naman. Height or fear of enclosed spaces? So, ano yung mas matimbang sa'yo? Yun yung question dyan. Mas kung kumbaga, ano mas pipiliin mo? Parehas ka namang merong takot. Yung ano na lang. Yung sa, kung sa fear of height or fear of enclosed spaces. Doon na lang ako sa height. Kasi pwede ako mag-close ng mata ko. Okay. Unlike sa ano? Unlike sa talaga sa enclosed. Alahanin mo, sa ski lift, even if you close your eyes, you can feel the outside external forces there. Kasi mahangin yan. You cannot feel anything on your feet. Kasi naka-suspend ka dahil nakaupo ka lang dyan. So, yun. Para ba sa'yo, mas gusto mo na yung ganung pakiramdam rather in an enclosed... Yun na lang. Yung broken, ano, ski lift. Okay. Sige. Ikaw. Ako, I think, safety-wise, mas pipiliin ko yung elevator. Okay. Kasi sa akin, no, yung elevator kasi, ang elevator kasi, naka-enclose ka, no, ano man mangyari sa'yo, lumindol, o ano, nandun yung, mas malaki yung chance mo mabuhay. Mabuhay in a sense kasi yung surrounding mo is controlled yung temperature. Kumbaga mayroon kang shell enclosed. Ano man mangyari sa outside world mo na habang nasa elevator ka, mas malaki yung chance of survival. Rather than in a ski lift, what if na-trap ka? And then automatic ang ski lift is nandun sa malamig na surrounding. So nandun yung tendency na magkakaroon ka ng hypothermia. Nandun yung tendency na mapuputol yung kable ng ski lift mo. Nandun yung tendency na mas malaki ang chance na mahuhulog ka. So sa akin, I would rather in-close na lang, no? Kasi ang mga elevator naman is merong tutut emergency operator to call. I need help, SOS. Yun. So, yun yung aking point of view. Pero, I can accept naman din yung sagot mo. Kasi, it's a matter of ano lang naman yan eh. Immediate choices. Kung sa tingin mo, mas kakayanin mo yung outside. Kasi, mas malaki ang fear mo sa enclosed spaces because of your claustrophobia. And then, you can choose na lang yung ski. Pero, sa akin lang, as a safety, no, mas pipiliin ko na lang yung elevator kasi feel ko, ha, na mas safe lang ako. Okay. Okay. So, next, would you rather win the lottery or live twice as long? O-M-G. Ooh. Tough question. Parang mahirap to kasi parang gusto ko pareho. Tough question. Diba? Would you rather win the lottery or live twice as long? Parang pareho. Whatever. Pwede. Pwede bang pareho? I don't know. Oh, hindi. No. Hindi. Kasi would you rather nga eh, no? Live twice na lang. Live twice as long. Kasi yan lang yung gagawin ko na mag-win ako ng lottery kung mamamatay naman ako agad. Wala akong chance na mapahaba ang buhay ko. Diba? So, dito na lang ako sa live twice as long. Kasi may possibility na pwede ako manalo ng lotto. Really? Okay. Diba? Daddy? Yes! Okay, ikaw. Okay. So, ako, medyo sanungot tayo ng konti. I would rather win the lottery. Okay. Kasi, sa akin, no, winning the lottery is very hard to achieve. Okay. So, kung magkakaroon ako ng chance, manalo na ako ng lottery ngayon, and then I can make
probably I can buy myself for something or somehow na mag-live twice as long na rin. Okay. And then, of course, ika nga eh, yun yung pag makakita ka ng mga movies na ang movie, ang ano nila is immortal sila, no? Yun yung curse nila eh, sa pagiging immortal. Meaning to say, living so long, you have to adapt. You have to know the future, experience the future, whether it's good or bad. Okay. And then, you need to make sure na kaya mong mag-survive. Diba? And then, sa akin kasi, ika nga, may buhay naman tayo eh. May certain length naman talaga yan na tinadhana si Lord para sa atin. Yeah. So, kung manalo man ako ng loto ngayon, then I'll make sure na lang na maging productive ako. Either maging makatulong ako sa akin sarili, yes! Sa iba. And then, I can make sure na lang na yung buhay na binigay niya sa akin, eh maging kaya-aya para sa kanya. Okay. Yan. Next. Naubos ko na yung ano, ayan. Manghuan. O kaya kumuha na rin ako ulit. Alam ko mauubos mo yun. Dito, would you rather be the most charming or be the smartest person around? Aha! What would you be? Pwede bang ano? Pwede bang maging smart na lang ako? Ay? Be the smartest person. Kasi charming na ako ngayon. Ginagawa mo? Peace! So, charming na ako ngayon eh. Bam! So, bam. Gusto ko naman maging smartest person. Kasi parang feeling ko, ano? Gusto ko, maano ko si daddy. Maano? Matalo ko si daddy minsan. Kasi napaka smart. Hindi man ako smart. Smart ass ni daddy. So, ayan. Para kahit naman sa isang beses, isang ass lang pala, sorry. Isang smart, beses ass sa isang ass. Araw, eh, ano. Matalo ko si daddy. Ayan. Hindi naman. Ang point naman ito, it's not yung competition. Hindi nga. It's more like how you express your feelings or how you express your opinion. Charming na nga ako. Kasi... Okay, sige. Okay, ikaw. For that same reason na rin, gusto ko rin maging smart. Kasi hindi ako smart eh. Sige. Hindi, kasi ayun nga, charming nga rin. Feeling. Okay, natin. Hindi, sa akin lang naman. Kasi smart, it's general term for you to know everything according to ano yung naranasan mo, no? Okay. How you can adapt. So, being smart is kung ano man yung ma-experience mo ngayon, you can turn around para maging more productive ka, mas magkaroon ka ng solution to your challenges. And then, kung charming ka lang, di ba, yan ba yung mapapakain ka ng pagiging charming? Unless, of course, ginamit mo yung pagiging charming mo para mabuhay ka or para makakuha ka ng pera or something na parang ikabubuhay mo. Pero, being smart is parang complete full circle, ika nga, na kaya mong mabuhay, kaya mong mag-adapt to the sense na kung ano man yung kaya mong maranasan na pagsubok, eh kaya mong masolusyonan. Yeah. Very good, daddy. Yes. Susunod is, would you rather find out when you're going to die or how you're going to die? Huh? Ooh, what? Find out when you're going to die or how you're going to die. Feeling ko parang... What? Doon ako sa A. Okay. Find out when you're going to die. O-M. Okay. Kasi may chance ka pa na magawa mo yung mga bagay na hindi mo kayang gawin. Okay. Diba? Okay. Ikaw, daddy. Ako, letter B. How you're going to die. Okay. Kasi, pag kaya mong i-turn around yung paano ka mamamatay,
nakakapag-ingat ka eh. Kung ano yung mangyayari sa'yo, let's say, alaman mo na mamamatay ka, nahulog ka pala. Hindi pumunta ka sa hindi na hindi ka mahuhulog. Hindi ka mamamatay. What? Kaya nga, mayroon pa rin safety factor na akong in-assess doon. Kung bakit gusto kong malaman kung paano ako mamatay. Kasi pag alam ko na siyang iwasan, then kaya ko nang ma-canceled out yung kailan ako mamatay. Okay. Diba? Next one is boy bawa. Wow, boy mix bawa. Nuts, garlic flavor. Yeah. Mm. So ito ay may 100 grams. Masarap siya. Okay. Susunod. Gusto ko yung bawang. Would you rather lose all your money you've gained this year or lose all your memories you've gained this year? Pwede bang lose your money na lang? Okay. Ayokong mawala yung mga memories ko na nag-gain ko this year. Kasi parang dumagdag yun sa paano ako ngayon. Diba? Yung money kasi pwede mo kitain yan. Yes! Pwede mo kitain next year, next year. Pero yung mga memories, hindi na. Hindi mo na pwedeng balikan. Yung memories na nag-gain mo. Tama ba? Tama ba? May sense? Awesome! Okay. So, Daddy? Ako, 1,000% sure agree ako sa'yo. I'd rather lose my money than my memory. Kasi, yung money, kaya kinita ko yan. Kasi meron akong memory kung paano ko siya kinita. So, what if mawala si money? Yung memory ko, nandyan pa rin. Kaya ko pa rin siyang maibalik dahil sa memory niyon. At dun ko yung i-apply to the point na kikitain ko uli siya. So, a memory is somehow like part of your experience. Yes! So, paano ka matututo kung wala kang memory? It's like, you're almost nothing or you're almost useless. Okay. If you do not have the memory na kung paano mo naibuhay ang sarili mo na maitaguyod mo, sarili mo, pamilya mo, and even kaibigan mo. So, yung memory is a powerful tool para magkaroon ka uli ng another money. Yes! Nag-agree tayo doon. Awesome! Next! Ay, pareho lang. Yung would you rather win the lottery and live twice as long? So na siya. Naipanit mo. Na siya. Hindi, na doble. Na doble? Sure ka? Na doble? Na doble siya. Doble. Okay. Doble kasi ang gumawa nitong question na to, yung dalawa kong magandang anak, si Ate Amber at si Ate Aryan, pareho nilang question yun. Okay. So dalawa ang ginawa nila. Would you rather get a paper cut every time you touch paper or bite your tongue every time you eat? Pwede bang paper cut na lang? Okay. Kasi masakit yung tongue eh. Every time you eat. Masakit. Kakaya ko maramdaman yung cut na lang, paper cut, every time I touch the paper. Okay. Every time I touch the paper. O yun. Siguro sa akin yung, it's a metaphorical question eh. Yung kung paano ka nakakasakit. Yun ang ibig sabihin yan. Siguro, synonymously, ang daliri kasi, or ano, is how you do something na nakakasakit. Mm-hmm. Rather than, sa dila naman, no, kung ano yung mga nasasabi mo nakakasakit. Oh, no. So, kasi, in a way, no, ang pagsasalta mo, no, para makasakit sa tao, no, somehow, mas malaki ang impact, eh. Yeah. Sa ibang tao nakarinig sa'yo. Kasi, minsan, pag nasabi mo na, no, hindi mo na kayang bawiin. Yes! So, rather than, minsan, yung nagagawa mo, kaya mo pang mabawi eh. Okay. So, yun din para sa akin, no. So, in a way din, parang pag hindi ka na makasalta, parang bawa, nasusugatan ka na, no. Isa naman, different explanation naman to, no. Totally different sa nauna kong in-explain. So, pag ikaw naman, lagi ka nasusugatan ng dila mo, somehow parang nasusuppress yung freedom of speech mo eh. Oh, no! So, parang ika nga eh, ang tao pwede pa rin mabuhay
kahit na para siyang hindi na makakilos, pero kaya niya pa rin na-express ang kanyang sarili to saying the words, mm-hmm, or saying or expressing his feelings. Lobat ng tayo. Kaya ika nga eh, para sa akin no, mas madali kung malatanggap na masakpan na lang ang daliri ko rather than yung dila ko. Kasi really? Hindi ako makakain na masarap eh pag meron ako sugar sa dila. Malapit na kami magloba. Mabahaba na to. Okay. How many questions pa ba? Would you rather have more time or have more money? Parang pareho lang ito kanina. Tama ba? Mm-hmm. Yung live, I don't know. Live long. Live as twice or win the lottery. Mm-hmm. So more time. More time para sa akin than money. Okay. Yan naman, although almost the same, no? Yung nanalo ko sa lotto saka yung live long. Pero ang sa akin naman dyan, ang time ko naman dyan is kung parang kung paano mo i-spend ang buhay mo sa time. Kasi yung kanina kasi instant eh. Okay. Ito naman, more on long term eh. May pera ka, long term, o may time ka, long term. So, sa akin naman, nagiging iba ang sagot ko dyan. So, time naman, kasi yung time naman na yun, paano mo i-expend ang sarili mo na maging productive, and then, magkakaroon ka ng chance na mabuhay na paano mo kikitain yung pera. Really? Last three. Bilisan na natin kasi malulobot na yung ating camera, daddy. Would you rather A, never be able to speak again, or always have to say everything on your mind? Never be able to speak again. Parang hindi ko kakayanin to, never be able to speak again. Serious. But then ito na lang B, always have to say everything on your mind. Okay, yan. Sa'yo? Mm-mm. Dahil, gusto ko sabihin yung nasa isip ko. Ang sagot mo dyan ay letter A or letter B? Ah, okay. A few moments later. Would you rather never be able to speak again or always have to say everything on your mind? Sino yung nasasagot ko daw? Ikaw. Ako? Siguro ako kasi originally tahimik naman akong tao eh. So, I would rather not to speak again. Pero kaya ko namang gawin yung gusto kong gawin. Kaya kong express ang aking sarili. Para sa akin, no, action speaks louder than words. Yes! So, kahit hindi ko siya sabihin, basta ginagawa ko. It's always, again, almost always, na sinasabi mo rin sa sarili mo at sa iba na ito yung gusto ko, ito yung sa akin, ito yung pananaw ko, ito yung gusto kong gawin, ito yung gusto kong matapos. Mm. Diba? Saka, ika nga, kahit pipi ka, pwede ka naman mag-sign language. Yeah. Then, if talagang hindi mo kaya, pwede mong isulat sa isang libro yung gusto mong sabihin. Mm. 'Di ba? Gusto mong iparating sa buong mundo. Yeah. Mo lang. Maging author ka ng isang libro, ng novel, and then that's how you can express yourself kahit hindi ka nakakapagsalita. Okay. Ikaw, mami. Yung kanina, sabi ko, always always say everything on my mind. Really? Kasi at this point, gusto ko lang, hindi ko na kinikim-kim. Okay. Diba? Gusto kong i-voice out. Okay. Naman. Yun yun. Dalawa na lang siya. Ito na lang. Would you rather never have internet access again or never take an airplane in your life? Parang pareho lang kasi ano siya. Kailangan nung pareho. Yeah. Pero isa lang you have dapat. To choose one. Kasi mas importante sa akin ang matuto eh. Mm-hmm. Kailangan ko ng internet access. Okay. Kasi sa internet, nandun na lahat. Aha! Pwede ka mag-travel virtually. Diba? Yes! So, yun ang gusto ko. Okay. At saka, kailangan ko yung internet kasi pwede ka ulit mag-aral. Virtual education, learning, and then syempre yung work na yun na nangyayari is kailangan ng internet access. Yun, mas pipiliin ko yung ganun. Ako, I agree. So, ika nga eh, parang before, if you want to explore the world, you have to go out and maybe ride an airplane or ride the boat or ferry. But now, ika nga eh, kaya mo nang makarating kahit virtually lang
sa isang sa ibang lugar. Right now meron kang Google Map. Yeah. Google Earth. Merong Google Street. So, i-click mo lang siya basta may internet kang connection. Para ka lang nandun kasi virtually nakikita mo na yung 360 degrees ng paligid. And also, hindi lang naman kasi pag-travel ang pinag-uusapan natin eh. Tama ang sinabi mo na ngayon may online learning. So, you need internet to learn. Kung ano yung kailangan mo malaman sa ibang bansa, even though hindi ka napunta doon, pero you can still learn kung ano yung meron sa iba, sa labas. And then, of course, hindi lang naman aeroplano pwede kang sumakay kung gusto mong pumunta sa labas. Eh. Merong, yun, gaya na banggit ko, may ferry, meron na rin bullet train. And then, meron pa rin ibang way, ika nga, not just yung pagsakay sa aeroplano. Ang sarap nito. Yeah. Mobsters, caramel and cheese popcorn. Last one. Would you rather be able to talk to animals or B, speak all foreign languages? Oh no! Ready bang B? Okay. Yeah. Why? Kasi, dito sa speak all foreign languages, pwede ka mag-travel eh. Okay. Yung work mo, pwede ka mag-work as interpreter, di ba? And then, syempre, pagka nagle-learn ka ng mga foreign languages, diba? Nagiging, parang nagiging smart ka. Okay. Really? Yeah. Okay. Diba? Yes, okay. But, for me, gusto ko A. Okay. Kasi, unang-una, yan ang hindi magagawa, possibly, sa ngayon. Dahil, ang foreign languages, kaya mo siya matutunan anytime kung gugustuhin. Pero, okay. Kung matutunan mong makausap ang mga animals, hindi mo talaga yung magagawa sa ngayon. Pero kung bibigyan ako ng pagkakataon, yan ang mas pipiliin ko. Kasi alam mo ba, ang animals kasi, minsan, if you want to save Mother Nature, kailangan mong matutunan ang ways ng mga animals. Kasi doon mo sa kanila matutunan yung ano yung tamang pamamaraan para mabuhay sa mundong ito na hindi ka nakakasakit kay Mother Nature. The animals can speak for themselves na ito dapat ang ginagawa ng tao. Yes! To save Mother Earth. Unless talagang tayo ay wala nang pakialam kay Mother Earth, then kahit yung animals or even the surroundings, hindi mo siya isa-save. Eh. Pero tingnan mo lang, pag-aralan mo lang yung movement ng mga animals, that's the time na makikita mo na ito dapat ang ginagawa ng mga tao. Diba? Yes. So, ika nga, pag kaya mo silang kausapin, then malalaman mo na ito yung kanilang pamumuhay, dito sila, dito sila safe, ito yung dapat mong gawin bilang tao, hindi mo siya gagawin kung alam mong sasabihin nilang makakasama sa kanila, and then you can eventually save Mother Earth dahil doon. Kasi, ayun, even pag nagsalita ka ng all languages, kaya mo yan matutunan eh. Kasi mayroong mga multilingual talaga na nila lang. Kasi talagang natututunan nila yan. Magbasa ka lang, makinig ka lang, magkaroon ka ng kaibigan na foreigners. Matutunan mo yung lingwa nila. But matutunan mo yung salita ng mga animals. Mahirap yan. Pero kung bibigyan ako ng pagkakataon, I will take the chance. Kasi dun ko makikita kung ano ba dapat ang ginagawa ng tao to save Mother. Okay? Okay. Very good. Okay. Hopefully, mentor na kayo sa aming mga... ilang questions na magkapareho tayo. Yes. May mga questions na magkaiba naman tayo. Yes. I suggest na itali natin kung ilan tayo beses nagkaroon ng pagkakataon na magkaiba. Sa editing na lang siguro. Yes. Itali natin kay Mami Bing at kay Daddy Auntie. And, disclaimer, no? There's no right or wrong answers. It's matter of opinion and how you express it. At saka, it doesn't mean na hindi tayo magkapareho ng sagot is ano na tayo. Hindi tayo compatible. Kasi kaya nga ang tao is may kanya-kanyang isip, kanya-kanyang choices. But it doesn't mean I love you less. Yeah. I love you more. Yes. Okay. I'll see you on our next vlog.
Diyos mabalos. Okay? Enjoy! And then, sabi ko nga lagi, think positive para positive ang outlook sa buhay. Okay? Bye! Diyos mabalos. Goodbye! Think positive, not with COVID. Uy. Okay. Bye-bye. Bye-bye. And, masarap po. Bakay ni man. Bye-bye. Bye-bye.